guys, magandang umaga o gabi saan man kayo naroroon at nakikinig at nanonood sa aking YouTube channel. O nga pala si Policia ko kung first time ka sa aking channel. So, andito tayo ngayon sa driver license restriction code number 2. So, yung restriction code number 2 po ay ito yung mga vehicle na tinatawag na SUV or service utility vehicle. Ang example, ang good example nito ay kotse. Yan. Pick up. Yun yung at uulitin ko guys, kung ikaw naman ay gustong magmaniho ng pang personal lang or private, ang kailangan mong lisensya ay non-pro restriction code 1-2 yun, 1 and 2. At sa muli, kung ito ay gagamitin mo para ikaw ay maghanap buhay, so ang kailangan mong kunin ay professional license na ang code ay 1-2 yan, 1 and 2. Kung ano naman yan, automatic and manual, pareho naman pinapayagan yung dalawang yan, 1-2. So ngayon again, uulitin ko, dadaan ka rin sa student permit. Ang validity ng student permit ay 1 year upon your the date of ng kinuha mo ay 1 year. Pag nakalipas yun, kukuha ka ulit ng SP. So ngayon ang tanong, kailan ba ako magpo-process ng non-pro? Pagdating ng 1 month, pwede mo nang i-process yung non-professional license mo na 1-2. At kung professional ang kailangan mo kasi panghanap buhay mo, let's say mag-a-apply ka ng taxi driver or company driver na ang gamit ay SUV or pickup or iba pang cover ng, tandaan nyo lang guys, parang naman yung may manufacturer dyan na 4,500 kg ang bigat. Nakalagay naman yan sa body ng sasakyan. Yun, dos yun. Nga lang yan na maximum, 4,500 kg. So, yun lang guys, ang restriction code ng number 2 na kailangan nyo. Sa exam naman, pag non-pro, out of 1 to 60, pareho lang kasi ang minsan ang questionnaire niyan sa non-pro at professional na exam. So, sa 1 to 16 tanong, so, mayroon yun, English, Tagalog naman yun. Kung gusto mo ng English, kung gusto mo ng Tagalog, kailangan makaano kayo. Pag maka 35 para sa non-pro. At 45 naman, pinakamababang passing sa professional driver's license. Yun lang guys. As well, dadaan kayo ng examination, written and actual. So, sa magastos naman, below 3K ang magagastos mo dito. Magre-range yan 2K to 3K ang magastos. So ngayon again, wag po kayong hindi encourage ng LTO yung magpirata kayo ng lisensya. At so para naman sa andoon kayo diyan para matuto tayo, para maturuan tayo ng tama na pag may lisensya talaga tayo ay marunong talaga tayong mag-drive. So, madali lang naman yung exam guys. Yung basic na traffic sign and yung mga guhit-guhit sa kalsada, for example, ano ba ang ibig sabihin noong isang guhit na puti, na putol-putol? Ano ba ang ibig sabihin ng yung kulay dilaw na guhit? Yung dalawang madalas natin makita sa kurbada, dalawang
kulay na dilaw ang ibig sabihin nun. Yun. Nga ganong exam. At may mga other scenario pa doon. Yung guys, wag na natin pahabain. Kung first time ka sa akin channel, my name is Police ako. At muling nagsasabi, hindi lahat ng police ay nasa YouTube. Yung isa ay nasa presinto. Thank you for watching.